panggung banget tuh, panggung. Hello, good morning. Allow me na tanggalin ko muna ang mask siguro. Okay, magandang umaga po sa lahat at binabati ko rin ang mga manonood all over the world at babanggitin ko yung mga taong malapit sa atin na naging partner natin sa ministry. Sa Amerika, meron po tayong mga churches na nagiging bahagi o nagiging partner sa ministry, ang Dove Creek Church under ni Pastor Wes Thompson, and other churches sa Amerika nila Pastor Sunny, and the rest ng mga churches sa Amerika, binabati ko po kayo, and also sa mga churches in Asia, and also dito sa Pilipinas. Baka ba't ito po ay first time dahil sa mga adjustment na nangyayari na hindi naman natin inaasahan na magkakaganito ang ating kalagayan. Everything is unexpected. But the fact that we have to admit and accept kung ano po yung bagong reality na inihatid sa atin ng ating Panginoon, lahat po yan ay laging may kinalaman sa events ng ating mga buhay at sa ating kapaligiran. And also, we'd like to thank our church, Light of the Mountain, dahil bagamat ito ay bagong adjustment at sinasabi natin lahat na ito ay bagong norm sa ating katayuan. At sa umpisa ay nangangapa tayo kung paano natin ito gagawin. Ngunit ang Diyos ay hindi nagkulang doon sa kanyang mga paalala sa atin that we are all Christians and we have to be submitted sa kanyang mga pangako at sa kanyang mga salita. At salamat sa Panginoon dahil allowing us for this morning na may media tayo na pwedeng maging way or means para everybody can watch and everybody can also participate kahit na wala ang presensya ng bawat isa. Mag-umpisa po tayo sa panalangin. Hingin natin ang bendisyon ng Panginoon na tayo ay gawaran ng kanyang wisdom upang maging maayos at maganda ang ating panimula ng pagbabahagi ng salita ng Diyos. Panginoon, kami po'y lumalapit with humility because this character you teach us to be like you. Hayaan niyo po na ang araw na ito ay magulita namin na ito ay araw ng iyong pananambahan at ang araw kung saan ang iyong mga anak ay makapagpahinga, that everybody can rest sa iyong salita. So sa amin po pagsisimula, inihingi po namin ang iyong banal na espiritu na yakapin kami at pagkalinisin sa bagay na marumi ayon sa aming
nagawa. Hayaan niyo pong banalin ang aming kaisipan at ang aming mga puso upang manamnam namin ang bawat salita na ito ay magdulot sa amin ng magandang impact at magbigay sa amin ng tamang prinsipyo about living. At hayaan niyo po, Lord, na kami ay lumapit sa iyo. Hayaan niyo po na ma-express namin ang aming pagmamahal sa iyo. And also, we like to address, Lord, yung aming situation today that is not easy for us to move dahil po sa pandemic na ito. But Lord, thank you for your provisions na andyan lagi para kami ay proteksyonan, na hindi kami napapahamak against COVID, at sa mga miyembro po namin ay wala namang COVID. At salamat po dahil sa inyong protection na iyan ay pinoproteksyonan niyo po bawat isa sa amin. And even sa mga churches, and even our district superintendent, at lahat ng mga churches ng Nazarene, and all other denominations who worship you today. Blessed each of us, and as we come to you, Lord, may your presence be here so that we can be, you know, enlightened by your words, and also lead me as I deliver, lead me as I speak, so that the words may give us wisdom and encouragement to all of us. Again, sa iyong papuri, sa iyong pasasalamat, hayaan niyo pong gamitin niyo ang buhay ni Jude sa oras na ito. At sa aming pag-aaralan ay makita namin ang mabuting balita na galing sa inyo. So Lord, thank you so much for this opportunity, and this is just the beginning ng aming new norm, and that will continue, O Lord, dahil sa biyaya ninyo. This I pray in Jesus' name. Amen. Okay, buksan po natin ang Judas. Ayon sa appointment ko o Biblia ng mga pastor, ay Judas po ang pangalan dito, or Jude sa salitang Ingles. At tayo magbabasa sa Jude 22. Okay. So simulan natin sa 22. Ito po ang sabi ni Jude. Ito ay pangwakas na sulat, isang chapter lamang ito, dahil napakaikli, ito ang pinakamaikling libro ng New Testament na naisulat sa Biblia. Kaya babasahin ko po ang verses 22. Again, this is hanggang 25 verses lamang po ang laman na ito ng ating Bible. So, allow me to read sa salitang Tagalog. Ang sabi po rito, kaawaan ninyo ang mga nag-aalinlangan. Agawin ninyo ang iba upang mailigtas sa apoy. Ang iba namay upang kaawaan ninyo ng may halong takot. Kasuklaman ninyo pati ang mga damit nilang nabahira ng kahalayan. And then 24, ito ay benediksyon sa kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa kanyang kaluwalhatian. Last verse, sa isang Diyos ng ating tagapagligtas, pamamagitan ni Jesu Kristo, na Panginoon natin, sa kanya ang kaluwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan mula paanoong una, ngayon at pagpakailanman. Amen. So, simulan natin sa sino ba si Jude, no? Alam naman natin sa Greek o Hebrew, ang kanya talagang pangalan ay sa language natin ay Judah, at sila po ay apat na magkakapatid, at sila po ay
nung panahon ng Panginoon, sila ay tinawag ng Diyos upang maglingkod. Ngunit sila pong lahat ay tumalikod noong Resurrection Day o noong pagkamatay ng ating Panginoon. Sila po'y nawala. Ngunit nung kung titingnan nyo ang Acts 1:14, yung kanyang Resurrection Day, ay muli niyang tinawag itong mga disciples niya. Isa doon ay si Judah or si Jude. At kung titingnan mo naman sa sinulat ni Pablo, binanggit dito na siya ay isa sa mga disciples ng Panginoon at siya po ay missionary at the same time teacher. At during the time nung siya po ay nagsimula sa kanyang ministry. At ang sulat ng Jude ay napakahusay, ngunit maikli lamang, puro kung titingnan mo ang kanyang writings ay napakatalino ni Jude sapagkat siya po ay may kaalaman sa Hebrew at siya rin po ay may kaalaman sa Jewish literature. Yan po ang mga matitindi na writings. At kaya naman, ang kanyang sinulat ay may bahagi ng portion na may mga Hebrew dyan na narrative. At siya ay gumagamit din ng mga metaphor. Kaya ganoon na lamang ang kanyang writings kaganda dahil sa kanyang kaalaman. Ngunit, noong mga panahon na iyon, ay nagkaroon ng problema o crisis. At si Jude nga po ay naisend ng Panginoon dahil po siya ay teacher, siya po ay tinawag na maglingkod. And the church is nagkaroon ng crisis sapagkat ang dami pong naging problema ng church na hinawakan ni Jude sapagkat may iba-ibang mga turo na dumating sa kanila dahil sa dami ng mga accusations. Although maganda ang church, ngunit dahil nga po sa mga, siguro, lumalaki ang ulo ng mga tao at yung iba ay maraming marurunong, kaya po mahirap din maging magaling kasi para bang lahat alam na natin. So isa sa mga problema na yan ay nabanggit sa konteksto ni Jude na siyang naging problema ng church kaya nagkaroon ng crisis sa simbahan. At isa sa mga problema na kinakaharap ni Jude ay yung tinatawag nating distort God's grace as a license to sin. Yan po yung pinakamalaking problema na kinakaharap ni Jude sapagkat ang turo ay napalitan o binabago nila. Yan ang tinatawag nilang twisting o tinatawag nilang misleading. Kaya yung iba ay iba-ibang mga perceptions, iba na hawa na rin sa iba-ibang mga turo, kaya nagkakaproblema. Another problem is yung pag-reject nila sa mga tunay na alagad ng Diyos. At kung nga dahil marunong sila, ay kumbaga ay sila ay marunong sa kanilang sarili, kaya naman dumami ang rejection, ang rebels, and sila po ay naging corrupt sa kanilang mga buhay. Yun ang pinakamalaking problema ni Joel, ay yung buhay ng Kristiyano ay naging corrupt. And that, I think, isa sa mga problema, kahit ilagay natin sa konteksto natin, ang church ay isa sa mga naapektuhan sa mga nangyayari sa ating mga paligid. At ang dapat ang church ay manilbihan na tapat na lingkod ng Diyos. Ngunit sa kabilang banda sa panahon ni Judah ay naging liko ang kanilang pamumuhay. That's why John was trying to look at the moral values in this passage. Kasi hindi niya binibigyan ng emphasis dito yung theological, pero he's looking at the moral ng buhay Kristiyano. Kaya po, kung titingnan mo, may mga warning siya sa Old Testament at also sa mga New Testament kagaya ni Peter, ni John, at ni Timothy, ay binabanggit po roon yung warning sa mga corrupt na magtuturo ng salita ng Panginoon. And ito ay nagdulot ng malaking crisis sa church
Kaya po ang church ay I don't know kung ito ay nakayanan na naayusin ni Jude, pero sa awa ng Panginoon ay siya po ay tinilaga na isang may dangal, may integrity sa simbahan. Yun po yung sinasabi ko sa leadership na dapat meron talagang mag-model. Kahit malang isa o dalawa ay dapat talaga hindi lang sinasabi sa salita, dapat ito'y nakikita sa pamumuhay ng isang mananampalataya. Kaya ito po'y naging panuntunan ni Jude at ng Panginoon, sa biyaya ng Panginoon, na siya'y ginamit ng Diyos upang daluyan ang maging pagkapala. Ang pamagat po ng ating title sa umagang ito ay ang pamagat kung saan tayo ay mga templo ng Diyos. Tama po ba ang aking title? So, kung titingnan mo, ang tawag ko, ang title ko rito ay Are You God's Temple? Tayo po ba ay templo ng Diyos na ginagamit natin para lang sa Kanya? Yun po yung pamagat ng emphasis nito. Sapagkat ang sulat, when they received the gospel during the resurrection of Christ, is the gospel is about life and death and resurrection of Jesus Christ. And after that they received, kaya lang, ano ang nangyari sa time nila Jude? So, sabi ko nga, nawala yung katuruan na dati nilang tinanggap dahil nga po sa dami ng mga taong marurunong, yung iba nagliligaw. At normal po yun, nagdududang tao, sapagkat ang pagdududa ay lagi pong kalakip sa isang tao. Ito ay nature ng isang tao na talaga lagi nagdududa. Pero as a recipient of God's grace, o biyaya ng Diyos, tayo po ay dapat magpagamit. Yun ang talagang inaasahan sa atin sa simbahan. Tayo ay dapat magpagamit dahil sapagkat tayo'y binanal ng Diyos ayon sa kanya, ayon sa natanggap nating gospel sa kanya. So here, Jude is encouraging, dumating siya sa tamang panahon na siya magsisimula sa panibagong foundation ng church. At siya rin ang maaring sa panahon natin ngayon ay apologist. Kumbaga, recently lang po, nalaman ko na namaalam na yung pinaka-greater apologist natin sa panahon ng 21st century. Alam niyo ba kung sino siya? Si Rabbi Zacharias. Ako po'y nalulungkot sapagkat nung ako ay naka-encounter sa kanya, kakaiba ang kanyang spirit. And I felt that he is really in Christ. Kaya nung naramdaman ko yung aura niya, talagang makikita ko yung kanyang kilos ng kapangyarihan ng Espiritu sa buhay niya. And it's so sad that we are losing one of the great apologists in the modern times, si Rabbi Zacharias. Kaya ngayon, dahil hindi nangungulugan na pag nawala siya ay wala tayong pag-asa, sapagkat ang biyaya ng Diyos o salita niya, siya pa rin nating batayan sa mga panahon na ito. Pangalawa, dahil tayo ay nalalagay sa langanin, ngayon hindi ko alam kung ang pananampalataya ng bawat isa sa atin ay malakas pa dahil nga sa pandemic na ating kinakaharap. At most of us ay ito yung pinakamalaking challenges na ating kinakaharap sa mga panahon na ito. But in the time of Judah, he used the metaphor is the in charge of the church, the community of Jesus Christ as God's new temple in this passage. Siya po ang magsisimula, magtatayo ng nawala nilang tunay na pananampalataya sa pamamagitan ni Judah, ay they are called to establish a new church. And what they called it, the community of Jesus. And pag sinabi mong isang community ng Panginoon, itayo ay
yung mga bago na, na ginamit ng Diyos na magiging templo tayo ng salita ng Diyos. And that is the good news, because once you are saved, you really be used. Tayo ay considered the temple ng Diyos. And the time na kailangan nila itayo yung faith na yan. So they built a church with dedication in those passages. Ano daw po ang tawag sa simbahan na talagang dedicated sa Panginoon? Meron po tayong, excuse me, basihan. Number one po ay yung number one na merong simbahan na talagang tunay na mayroong pananampalataya at dedicated sa paglilingkod. Number one, hindi po nawawala sa kanila yung prayer in the spirit. Isa sa mga bagay na tinuturo sa atin sa iglesia ay yung spirit ng Diyos ay buhay sa simbahan. And that's why the prayer is always the key for our faith. At kaya doon mo makikita kung matibay ba ang pananalangin sa isang simbahan, o kumbaga dahil lamang sa mga bagay-bagay nawawalan tayo ng gana, kaya minsan hindi na natin alam kung paano mangusap sa Espiritu ng Diyos. It is very important for the church na merong Espiritu ng Diyos. Pangalawa po na binanggit dito ay yung nakita ko ay yung fellowship. Dapat we are also sustained by our fellowship. Kaya kung minsan, hindi nyo ba nami-miss sa isang simbahan ang fellowship? Alam ko, isa sa mga naiisip nyo ay yung fellowship natin bilang magkakapatid. Yung ating presensya, yung ating kwentuhan, yung ating encouragement, although may kasamang pagkain, ngunit ang intention niyan ay ma-feed ang ating physical and also our spirit. At ang fellowship ay siyang nagpapalakasan sa atin. Kahit may problema, basta may fellowship, ay sold na ang ating pananampalataya, kumbaga sa espiritual. Pangatlo na isa sa mga batayan ng Panginoon o nakita ni Judah ay yung pagmamahal natin sa Diyos. Ito yung tanong ko ngayon. Minsan, nawawala na yung ating pag-ibig sa Diyos sa simbahan. Kumbaga, napapalitan ng iba't ibang mga sa modern o sa mga existentialist, ay kumbaga, para bang ang church na yun ay hindi na ganun ka-attractive sa mga tao. Para bang nawawala na yung essence ng community ng isang simbahan. Dahil po sa dami ng mga naiisip ng mga tao na tingin nila ay reality sa kanilang buhay, at yun ay talagang they think that is the right truth. But you know, it is always our love or your compassion compels us to move and to really see the church as beautiful as what we see and expect from the people. Kaya pag nawala yung pag-ibig natin sa Diyos, ay talaga mawawala rin yung gana natin sa anuman, kahit anong encouragement na gawin natin sa simbahan, kung talagang hindi nila mahal ang gawain ng Diyos kailanman, people will never appreciate kung ano ang kagandahan loob ng Diyos. Dapat hindi po nawawala ang kagandahan loob. Alam nyo po, ang nagligtas kay Rabbi Zacharias, hindi po yung mabuti niyang gawa, kundi ang mabuting kagandahang loob ng Diyos. Ang siyang nagliligtas sa tao. Tandaan po natin yan. And also, sa isang simbahan, ay kailangan meron din tayong tinatawag na obedience. It is very important sa isang mga tao na matuto tayong sumunod. Because, sabi ko nga, sa leadership, humility is also the secret to success. Sapagkat ang tao marunong magpakumbaba ay lagi pong ginagawaran ng Diyos ng kinakalugdan ng Diyos ng kanyang banal na espiritu, ang taong may humility. At ang taong masunurin ay mas lalong pagpapalain. It is biblical. Hindi naman ito nabago sa mga panahon natin. Ang obedience ay nanatili
salita ng Diyos at kailanman di niya binago yung pagsunod natin sa Kanya. And then last ay yung pinaka-core o foundation ng simbahan talaga, ito yung mga problema ng mga Kristiyano. Is kung paano manatiling alert. Ibig sabihin, yung taong marunong magtiyaga at nagtitiis at marunong magantay sa Diyos ay siyang mananatili sa harapan ng Diyos at siyang ililigtas ng Diyos. Tama ba? So pinaka-essence, kung ang simbahan ay naging tapat sa salita ng Diyos, ay may pangako ang Diyos na tayo ay isasama niya sa kanyang kaharian. And that is the one thing that Job addresses dito sa ating passage, na kailangan tayo maging matatag at manatiling tapat sa harapan ng Diyos. Kung hindi, ay mawawala ang saysay ng ating pinaghirapan kung hindi tayo marunong magantay sa biyaya ng Diyos. Kaya gamat ito ay, kaya sabi niya, kawaan ninyo ang mga nag-aalinlangan. Ibig sabihin, have mercy at bibigyan ng Diyos ng grasya ang mga taong pasaway. At sabi niya, agawin ninyo ang iba upang mailigtas sa apoy. At kaya maaari, kaya si Judah, sinend ng Panginoon para ito ay maayos at maibalik ang mga tao sa tamang pananampalataya. And that's one thing that is very important, is the how to stay alert sa ating pananampalataya. And one thing that is missing for all of us today ay yung ating kung tayo ba'y nagiging matatag sa pananampalataya. Halimbawa, ang COVID na ito ay nagbigay sa atin ng distance. Ngayon, kung minsan dahil naging pabaya tayo sa ating pananampalataya, minsan nawawalan tayo ng gana. And sometimes, it's better to stay na lang na safe. Pero tinan mo, ang dami pong mga tao na mong problema ngayon, hindi nila alam kung ano ang gagawin dahil sa stress. Sa kakaisip, kung may mamakain pa ba, o ano ang gagawin nila sapagkat ang ating economy ay nawawala. Is also our faith affected for this pandemic? Yes. And that's why sabi ng Panginoon, huwag niyong kalimutan ang mga salita na ibinigay ng Diyos sa atin. Sapagkat yun lamang ang basihan ng ating pananampalataya ay yung salita ng Diyos na namamagitan sa atin upang tayo manatiling abuhay sa pananampalataya. At sikapin natin ito sa pamamagitan ng grasya ng Diyos na tayo ay manatiling tapat. Ngayon, ang challenge sa atin, maging sa panahon ni Judah or sa audience ng ni Jude o sa panahon natin ngayon, ay ang challenge na ang biyaya ng Diyos ay nagdidemand sa atin ng ating buhay. Ibig sabihin, hindi po pwedeng sayangin natin ang biyaya ng Diyos. Yun ang point po rito ng gospel message ng Bible. Sa text na binasa natin, ay yung buhay natin dapat hindi sayangin. Because the grace of God demands a response para sa mga anak ng Diyos. Ngayon, ano ang response natin kapagkat ang problema ng mga panahon ni Judah ay nawawala yung kanilang moral life because of sexual immorality, nawawala sila sa simbahan, nagmamagalingan sila, at sila ay na-influensya ng iba't ibang mga teachings. Kaya nga sabi ko sa mga leaders doon sa sinulat ko sa Facebook, may mga bagay ako isinulat doon. At isa roon na dapat nating matingnan na know what you believe, because it is very important kung ano yung paniniwalaan mo according sa salita ng Diyos. Kasi kung hindi natin alam ang ating pananampalataya, ay magsisigway tayo sa iba-ibang faith na non-essential. Ngayon, para hindi tayo maligaw, palagi natin tatandaan na ang salita ng Diyos ay mayroong batayan.
sa ating pangakaligtasan. And that's why yung pamumuhay is number one concern sa mga pamumuhay ng ating Kristiyano, yung ating moral life. Kamusta po ang ating pamumuhay na kabanalan? Yan ang mga practical na tanong ni Jude. It's up to us, it's our choices to make. Pero mahalaga na makita sa buhay natin yung ating moral life, because yun ang isa sa mga ingredients na maaring makapag-influence sa ating at magbigay ng encouragement ay yung ating katapatan sa Panginoon. At ito ay dapat hindi natin dinudungisan. Dapat ito ay pinaproteksyonan. At lagi nating ipinagpipray sa Panginoon na tayo po will always guide us, always protect us, so that we may not lose yung mga mahalagang bagay. Kaya nga minsan kapag may temptation, that's why the prayer is always the key para ma-avoid natin ng iba't ibang klaseng temptations. So, the moral life is so important kasi yun ang tinitingnan natin sa ating buhay. Kasi pag wala tayo noon, and yet that there is a problem, magkakaroon niya ng problema sa ating pananampalataya kung hindi naman tayo nagiging matuwid. At ginagawa natin ay taliwas doon sa salita ng Diyos. Then, ano ang essence ng salita ng Diyos kung hindi natin ito pinapakita sa buhay natin? That's why I'm not surprised kung maraming mga tao na kahapon lamang po ako po ay medyo nalulungkot, medyo stress sa dami ng aking kinausap dahil sa dami ng mga problema. Lalo ng mga villages o mga subdivision ng mga leaders natin. I'm trying to be there, to sit with them, kasi sabi ko sa isang leader ay napakahirap po gumawa ng desisyon na lingid sa na hindi ito nasa sang-ayon sa tamang batas at sang-ayon sa tingin ng Diyos, ay malamang tayo mapapahamak. Kaya ang ginagawa ko po ay I am encouraging every leader ng bawat subdivision. At ako po ay salamat sa Panginoon, ginagamit ako for that opportunity na paglingkuran sila, nagbigyan ko sila ng advice or counseling. Kaya minsan, totoo nga na ang pastor pala ay 24 hours na dapat gising. Kasi sometimes may tatawag sa cellphone mo, "Pastor, can you help me for these things?" Alam niyo po, ang tao ay marami pong problema. Kaya kung tayo ay mahina, ay paano tayo makapag-encourage sa tao? Pangalawa, kung tayo ang buhay natin ay hindi matuwid at maayos, how can we also channel the wisdom to these people kung tayo mismo ay hindi matuwid sa Panginoon? If you look at the life of Jude, siya po ay naging nanatiling tapat at siya po ay nanandigan at tumayo sa lahat ng mga mananampalataya, the Jews and also the Gentiles, ay ang Diyos po ay naging tapat. Kaya po ay kung ako po magbibigay ng award sa buhay ni Judah, siya po ay outstanding sa kanyang moral life. And he deserved to be a good leader in those times. So ganun din po tayo, mga anak ng Diyos. We encourage one of us na tayo po ay makita sa buhay natin ang totoong Kristo. Let us live like Christ-like living. Pangalawa po na gospel na pwede natin makita sa response natin sa biyaya ng Diyos is yung John 14:15. Pwede ba natin i-highlight so? This is last. Sabi dito, loving Jesus through obedience. Ang problema, hindi ko alam kung mahal ba natin ang Panginoon. Is it by words or we do it and we see it in our life? Ang mahalaga sa Diyos ay yung ating pagsunod sa Kanya at yung ating pagmahal. Hindi po pwede na obedience lamang na hindi mo naman mahal ang iyong ginagawa. So, kaya mahal mo ang Diyos is because you obey Him, because we follow Him, because we love Christ.
And then the practical questions that I wanna ask this morning for Christians, para sa lahat, is how we live is the most reliable indicator on what you believe. Let me repeat, no, in my quotation. For Christianity, for all Christians, how we live is the most reliable indicator on what you believe. So, yan po ay mahalaga na prinsipyo sa lahat ng mga mananampalataya. Yung ating pamumuhay ay siya pong nag-i-indicate kung ano po yung pinaniniwalaan natin na tama. So, let us be aware that is so important for us na ang ating buhay ay nananatiling tapat so that people may see us the beauty of a good Christians. And I think yun ang challenge ni Judah sa atin ay yung mamuhay tayo ng ayon sa kabanalan ng Panginoon. And that grace ay dapat din natin sayangin. Let us live kasi ang life natin, sabi nga ni Doc J sa kanyang post, life is short. At maaari pong totoo sapagkat ang pandemic po ay hindi po nagbibiro sa atin ngayon. Bakit di natin ito gawing challenge na mamuhay ng matuwid at gawin natin kung ano ang tama sa ikabubuti ng nakaharami sa atin. And also, we need the words of God para tayo ma-encourage. Yun ang hindi pwedeng mawala sa buhay natin. Again, kahit sa mga unbeliever, o ATS, o ano man ang paniniwalaan natin, no? Hindi po pwede na kalimutan natin ang Diyos. Kailangan meron tayong Panginoon so that the time, the situation called us, it will remind us that there is a God. Kaya sa mga oras na ito, alam ko po na although GCQ tayo, pero we encourage you na talagang maging safe pa rin ang piliin natin. Huwag tayong pabaya because staying alert is the key. At huwag nating biruin ang COVID-19 because it's not a joke. Alam ko ang huwag naman sana mangyari ang second wave o third wave. Yan ang aking pangamba na alam ko meron akong nalalaman, pero dahil bawal, dahil ayon sa batas, hindi ka pwede magbigay ng mga anumang mga salita na nakakalabag sa batas sapagkat ikaw ay mapapanis. Pero may idea ko what's going on. Kaya tayo po ang aking paalala, manatili po tayong safe. At sumunod tayo sa protocol ako, bagamat lumalabas, pero minimake sure ko ang safety. At dahil ako ay lumalabas with a purpose, dahil ako ay mayroong mga tinutulungan ng mga kapatiran, and I have to respond to that. And also, I always pray and for the safety na sinusunod ko. Kaya manatili tayo doon sa huwag natin sayangin ang biyaya ng Diyos. Kung tayo nakatanggap sa salita ng Diyos o sa biyaya niya, ito po ay pamuhay natin na tama. At tayo ay mag-enjoy sa buhay na ito kahit pa may COVID. At let our mind be peaceful by the reading of the scripture. And love the words of God and obey His word is the most important indicator also that what you believe is always right because you follow the pattern of God's word. Yun lamang po ang pinaka nakita ko na kailangan nating gawin o we need to respond in that grace. So, I don't know, kung kakamustahin ko po kayo, ano kaya ang ating buhay ngayon? Ano kaya ang ating kalagayan ngayon? Sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan lahat. And that's my prayer that everybody is safe and also our economy also ay maibalik na rin. So, to conclude,
Huwag niyo pong kalimutan purihin ang Diyos sa protection na binibigay niya sa atin. Ah, kung sino man tayo, who we are, ang protection ng Diyos ang lagi nating kasama. And also, let us not, lagi po tayong lumapit sa biyaya ng Diyos. Huwag tayong lumayo. At huwag nating i-waste ang mga bagay na ibinigay na ng Diyos sa atin. Because it is very important to always look back kung anong ginawa ng mabuti ng Diyos para sa atin. Yun po ang ating strength. And I always reflect on that sa grace ng Panginoon. Kaya po, lagi akong matatag is because of the God's grace, kahit na mahirap, dahil sa mga problems, troubles, and also because we are affected by this pandemic. At kung minsan, nakaka-stress talaga mag-isip kung anong paraan. Number one, yung economy, and also your family to survive, and also for our protection because we do not see our enemy. But remember this, kapag tayo ay maging tapat sa Diyos, ang Diyos ang pangako niya, He will protect us, He will keep us, and He is always with us. Yun po yung salita ng Diyos ngayong umaga. And thank you very much, and may the Word of God encourage you, and may the Word of God remains in you, in us, so that we will continue and sa pangalawang sa next na Sunday ay we will encourage you another truth in the scripture that will also help us to motivate our spirit. So ngayong umaga po, salamat po sa Panginoon at salamat sa oras ninyong pakikinig and sa narito po na kasama ko na anim lang po kami ngayon. Ayaw ko naman na sobra doon sa 10, kailangan below because I asked the permission of our president na below lang kami para hindi tayo magkaroon ng trouble sa ating community. And again, thank you and may the Lord bless us today sa umagang ito. So, ngayong umaga ay tanggapin natin yung offering ay kung kayo mag-offering, directly na lang. Let's sing. Give thanks tayo. Okay. Tarichin na natin. We are grateful, give thanks because it's been then Jesus Christ, His Son, and now let the weak say I am strong, let the poor say I because of what the Lord has done for us. Give thanks. Tayo po'y manalangin. Let's pray and let's pray our country as well. Father God, we thank you for always faithful providing our needs. Despite, Lord, na ang pandemic is a reality, pero hindi doon natatapos at hindi yun ang batayan namin. Kundi batayan namin ay yung nandiyan ka para sa amin. And we thank you for being faithful to all of us. Sa mga biyaya, alam ko medyo mahirap in this context to live because of the economy na dahil sa pandemic ay hindi kami maka move on sa aming mga regular na mga trabaho sa company na aming pinagtatrabahuan. Pero Panginoon, alam ko na ang iyong biyaya ay malaking sapat
umaapaw at ito'y liglig umaapaw. Kaya we believe as a believer, as a follower of Christ, alam mo namin na ipuprovide po, Panginoon, ang pangangailangan ng bawat isa. We pray for each of our family today na pagpalain niyo po ang aming crops, ang aming mga pangangailangan upang we can eat and also we can help. And also we pray for those who are needy na hindi makakain, naghahanap ng mga pagkain because of pandemic. At hayaan niyo, Panginoon, na provide ng pangangailangan nila para ang mga taong ito hindi gumawa ng anumang bagay na masama sa kapwa. And Lord, bless us also, our community, Light of the Mountain, ang bawat miyembro, yung mga pangangailangan namin, Panginoon, tulungan niyo po kami na makasurvive kami and also bless our crops na manatili kami tapat sa pagbibigay sa inyo. Bless each hands, O Lord. And bless each today na naandito at maging wala dito, Panginoon, due to distance, due to pandemic. So Lord, we praise you and we pray that everybody ay you know, makapagbigay sa iyo ng tapat ayon sa biyaya na ipinagkaloob nyo sa bawat isa. And also we thank you for protecting us against COVID. And I pray that each of our member will be protected by you. Have mercy to all of us and always, Lord, be with us. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, sa mga oras nito, sa ating pagtatapos, tanggapin natin ang benediction ng Diyos. At sabay-sabay po tayo na sambitin ito. Now to Him who is able to keep you from stumbling and to present you faultless before the presence of His glory with exceeding joy, to God our Savior, who alone is wise, be glory and majesty, dominion and power, both now and forever. Amen. And God bless you all. Alright, sa announcement, doon po sa aming mga, sapagkat hindi ko po ito na-announce sa inyo na magla-live ako, ito yan, unexpected, at medyo surprise para sa lahat, but I encourage you to please watch, at doon sa mga kaibigan namin, ay kami po ay like and share, and also sa mga manonood, sana po ay panoorin niyo ito for a blessing. And sa mga kaibigan namin around the world, again, kami po ay natutuwa ng makita namin ang presensya ninyo by watching us. And let us worship and together. And also, ganito na po ang magiging new norm. Sampu-sampu lang muna, pero kung may mga bagong announcement, saka lamang po kami mag-a-adjust. And the next Sunday, iba naman natin ang pwede nating imbitahan to join us and to worship with us. At kung sino lang po ang available for that day. At isa lang po ang worship namin sa isang araw kasi hindi naman kami ganun kadami sa numbers. But we praise God for each one dahil sa katapatan nila sa paglilingkod sa Panginoon. And also, we thank you sa ating technology, si Vicky at sa ating musician, si Angelo, si Rachel na siyang nangangasiwa ng ating kalinisan, si Brother Ed na siya naman na assigned sa to encourage our members to join, and also sa ating drummer na pogi-pogi at sumakaba. We thank you for your participation. And may the Lord bless each of you. And sana ito ay maging normal na sa atin ang bagong new norm. Pero thank you talaga sa lahat ng mga manonood. It's really a great joy. And also, if you want to support Light of the Mountain, magkayo mag-message lamang at the Lord will bless your hands as well. And we help our neighbors as well. Whatever you, the means of your help, will also help our neighbors as well. Alright, God bless you and thank you very much. And happy Sunday.
Diyos.